Hi, I'm Rhea Atrejeño. So, I'm one of the owner of Tribu PH. Aside from being an IT, I'm an athlete. So, I'm into running, mountaineering, and I'm very outdoor person. So, of course, I love coffee then. That's why I founded Tribu PH. And Tribu PH is about our love for coffee. Coffee, ano siya eh, pang outlet ko yun pa, to release yung stress, lalo na sa IT, sobrang toxic ng trabaho, nakaka-drain. And then yung outlet to release the stress, coffee. Actually, it's a, ano eh, accident talaga siya kasi, di ba, runner ako. So, yung kapatid ko, kasama ko sa Cordillera. So, tumatakbo kami doon and then, ano, by accident, nakita namin na maraming farm ng coffee doon. Itong coffee namin, straight from the farm. So, ipu-pull out namin yung coffee nila from Cordillera, then dadali namin sa Manila, then kami magma-market. And then, ayun, I think it's a win-win situation kasi at least natutulungan namin yung mga lokal. We wanted to really introduce yung local coffee in the Philippines kasi may masasabi talaga yung coffee ng Philippines. We have Kalinga, Sagada, Benguet, and Hazelnut. Ayun yung four variants na ano namin in-introduce. Alright, so nag-start to noong 2015, yung doon namin binil tong company. And then, pero at some point, hindi talaga siya na pagfo-focusan namin eh. So na-boost lang namin siya noong pandemic, noong 2020. Kasi at that time, nag-resign na din ako sa company ko. And then doon ko na inalat lahat ng focus ko sa business. So, inayos ko yung Lazada, yung Shopee, and at that time, wala pang mobile cafe. So, ang ginagawa namin, nagde-deliver kami. So, kinokollect namin lahat ng orders through social media. Then, at that time, halos ang first customer namin, mga barkada, family, relatives, hanggang sa umabot na mga stranger na yung nagde-demand sa amin ng coffee, tapos may mga coffee shop na rin na pinagsusuplayan namin. So, yun. So, doon namin na-feel na, ay, may demand yung negosyo namin. So, doon namin kinuntinyo talaga at binus pa namin. And then, we strategize kung paano pa ma-improve, mas mabilis yung delivery. And then, ayun, we make sure na we provide good quality of product. Mas nakita mo yung opportunity nitong pandemic? Yes. Nakita ko yung opportunity kasi at that time, sarado yung mga Starbucks, yung mga established coffee shop. So, doon pumasok yung mga local coffee. Mas nahihit namin yung sales, but there are days then of course, may downfall din, may mga days na mahina. Pero it's very important na lalo na sa business na never give up kasi may mga hindi naman lagi perfect yung days ng perfect yung sales ng ano ng business. Kasi mahilig kami mag-check ng mga coffee shop like Arabica, Toby's, and then Wildflower. So parang
inspired by other coffee shop yan na gusto namin eh. So mapapansin nyo, iilan lang yung menu items namin, like cappuccino, dark chocolate. Yung price range namin, 45 to 95 siya. So we make sure na yung coffee namin, it's a good quality coffee, but then affordable siya na cover yung type A to C. Yung kalaban talaga namin dito yung weather eh. Kasi nasisiraan talaga kami ng tent, parang pangatlong tent na to. Kapag dito ka, sanay ka sa buhatan, sanay ka sa mga ano, yung mabilisang kilos. Kasi kapag hindi ka mabilis kumilos, saka hindi ka sanay sa buhatan, hindi mo kakayanin yung araw-araw na operation. So, hi everyone. So, I'm inviting you to come over here in Altarasa. So, dito kami nakalocate sa baba ng STI. So, you can waste also yung store ng Mobile Cafe. So, Tribu PH Mobile Cafe. And then, nagpo-provide kami ng coffee, silog, and pastry. So, yun. For more inspiring stories, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel.